Nasa ospital pa rin ang tendero ng lobo na nalapnos ang ilang bahagi ng katawan matapos silaban ng 7 kabataan ang kanyang mga paninda. Nakipag-areglo man siya sa mga suspect, hirap pa rin daw siyang tanggapin ang kanyang sinapit. Ang mga suspect naman, tila wala raw bakas ng pagsisisi. May report si Cedric Castillo. Kung hindi pinagtripan ng ilang kabataan ang tindero ng lobo na si Oliver Rosales na naging dahilan ng pagkasunog ng malaking bahagi ng kanyang katawan, tiba-tiba sana raw ang benta niya ngayong araw ng mga puso. Nasa ospital pa rin si Oliver, iika-ikang lumakad at tad-tad ng paso sa katawan. Makikita si Oliver sa CCTV nasa ilalim ng kumpol ng mga lobo habang nagpapahinga sa tabi ng barangay hall. Maya-maya, may lalapit sa kanyang ilang mga kabataan. Kukuha ng lighter ang isa at sisindihan ang mga lobo ni Oliver. Magtatakbuhan sila pagkatapos. Maglalagablab na ang mga lobo. Magigising si Oliver. Balot na ng apoy. Nakaganon po ako. Kasi po nakatali po yung lobo po sa akin. Pag idlip ko po, bigla na pong nagliyab yung itaas. Kasi pag bagsak ng apoy yung itaas mo na lumiyab, tapos nilamo na po ako ng buong apoy. Yung paglamo po sa akin ng buong apoy, ito pong side na to, saka ito, yun po yung pinang-cover ko po sa ano. Tapos nung kinover ko po tong butong nasusunog, nagbabagsakan po yung mga plastic. Tsaka ako po tinadyakan pa po pataas, kaya inabot din po ito. Yung mga plastic po na nag-aapoy pa sa ganito ko, ito po yung ginanon ko po sa ano, sa aking ulo. Lapnos ang malaking bahagi ng kanang braso, kamay at binti ni Oliver, pati ilang bahagi ng mukha at tenga, bahagyang natusta. Ayon sa isang chemist, delikado talaga sa pagkasunog at pagsabog ang hydrogen na ginagamit na panghangin sa mga lobo. So pag sindi ng apoy, nag-pop yung balloon, tapos since plastic or rubber yung mismong lobo, anong nangyari? Pwede pumatak, napatakan yung makatabing lobo. So pumatok na rin. Sabi yung mga bata, di ba, naglalaro ng straw na sinisindihan, tapos may pumapatak. Pag napatakan yung balat mo, masusunog. Agad na huli at dinala sa barangay hall ang 7 kabataang kumursunada kay Oliver. 5 sa kanila, mga minor de edad. Pinagharap na raw ng barangay ang naagrabyadong balloon vendor at mga kabataan. Pero tila wala raw pagsisisi ang mga ito. Sa kabila niyan, pumayag daw makipag-areglo sa kanila si Oliver sa halagang 35,000 pesos. Wala naman po kaming magagawa kundi iblatter lang yung napagkasunduan nila. Ayusin na lang po yung naging problema. Pero si Oliver, hindi tiyak kung kaya niyang tanggapin na gano'n na lamang ang katumbas ng kanyang dinanas. Sila kaya yung ano, silaban, sunugin ang buhay. Kung gano'ng kasakit yung naramdaman ko nun, buhay kayong kapalit eh. Kasi wala naman po akong ginawang masama sa kanila. Tapos ginanon po nila ako. Naawa rin naman sa magulang. Kasi biro mo, yung pangkakain na lang nila, ibinigay pa sa amin, alang-alang rin sa mga anak nila. Pero yung mga bata naman, hindi nila iniisip yung sakripisyong ginawa, dinulot nila sa mga magulang nila. Problema ngayon ng mag-ama kung sasapat ba ang halagang kanilang matatanggap para sa gamutan ni Oliver. Cedric Castillo, GMA News.